Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos sabihin ni Grace kay David ang tungkol sa paghahatid ng mga solar panel, ay binanggit din ito ang tungkol sa pagtatanong ni Dr. Jill sa kanya kung anong oras umalis ng opisina ito kagabi. Sinabi ko po ang totoo, ang sagot ni Grace sa tanong ni David kung ano ang sinagot nito kay Dr. Jill. Humingi ng paumanhin si Grace kay David dahil hindi nito alam ang gagawin kung ano ang isasagot kay Dr. Jill. Tinuruan ni David si Grace na kung maghanap ang asawa ay ipaalam muna ito sa kanya. Samantala, habang nagsasalang ng labahan, si Dr. Jill ay tumatakbo at sumisigaw itong si Gio na lumapit sa kanya. Ipinakita ni Gio sa ina ang isang palabas na isinapubliko ni Enzo na paninirang puri nito kay Dr. Jill. Nagtatanong si Gio sa ina kung sino ang lalaking naninira sa kanya. Hindi nasagot si Dr. Jill sa anak at maya-maya ay tinawagan siya ni Enzo at kinakamusta. Sinabi ni Enzo sa kabilang linya sa kanya na hindi ito titigil at nagsisimula pa lang itong manggulo. Sinagot naman siya ni Dr. Jill na isa siyang hayop. Matapos makausap ni Dr. Jill si Enzo ay sinubukan itong tawagan ng asawa para ibalita sana ang nangyari pero hindi niya ito makontak kaya si Grace ang tinawagan at tinanong kung nasaan si David. Dahil sa totoong hindi naman talaga alam ni Grace kung nasaan talaga ang boss ay may alinlangan itong sagot kay Dr. Jill na nasa labas ito at may meeting. Mahinaong nagtanong si Dr. Jill kung saan banda sa labas dahil kailangan lang talaga nitong makausap ang asawa. Kabado itong sinagot ni Grace na may late lunch ito kanina sa site kasama ang mga engineer. Itinanong ulit ito ni Dr. Jill kung saan banda at hindi ito nasagot ni Grace kaya nagduda na itong si Dr. Jill.